sa ating lahat. Ako po si Brother Eric Polanco. Nakakilala po ako sa Lord sa isang simpleng gawain sa isang homestead. Doon po, naimbitahan ako, tapos yung aking pamilya. Alam niyo po, nung naimbitahan kami doon, binago ng Lord yung aking pananaw, una-una sa lahat, yung paniniwala ko po sa Kanya. Kasi ang alam kong paniniwala ko noon, na sumasamba ako sa rebulto. Ito yung kinagisna namin. Ito yung aming kinamulatan. Ngunit, hindi po pala ito ang totoong tunay na pagsamba. At doon po sa gawain yon, doon ko nakilala ang Lord. Doon ko napatunayan na hindi pala sa pagsamba sa mga bagay na nilalang ng tao natin siya dapat masamba. So nakilala ko siya, binigyan niya ako ng isang pagkakataon na magbagong buhay. So ang pagbabagong buhay kong yon ay tuloy-tuloy po at binago niya ako sa aking bisyo't kasalanan, yung pag-iinom ko, higit sa lahat po, yung pagiging adik sa alak, hindi lang po sa alak, kundi sa marijuana. Nalulong po ako roon na hindi alam ng mga magulang ko. Wala pong nakakaalam, bukod kami ako lang ang nakaalam doon at ang mga barkada ko. So yung mga barkada po pala na ganong pagsasama-sama na hindi maganda, dadaling ka pala sa ikapapahamak mo. So habang nakilala ko ang Lord at tuloy-tuloy hanggang sa nagkaasawa po ako doon, ako rito sa Maynila, nagsasama po kami na hindi kasal. Kumbaga isang Kristiyano, Kristiyanong karnal. Pero nang nakilala ko ang Panginoon, tinuruan ako ng lingkod ng Diyos at itinuro kung paano ang isang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. So inayos po namin ang aming pagsasama. Ang plano ko po kasi noon, nabuntis ko yung si sister wife ko, alisin ko sa kanya yung bata, itatakas ko siya. Nakaplano ng lahat, may ticket na ako at ang bata, at kung saan kami magkikita. Dadaling ko siya sa lugar na yon sa pier, doon nag-aantay na ang barko na sasakyan namin. Bala ko po talagang itakas. Alisin ko yung bata sa nanay niya at mauwi ko sa probinsya. Pero hindi po pala ito ang plano ng Diyos. Binago niya ang pananaw ko doon, inayos niya, nagpakasal kami, at higit sa lahat, alam niyo po, pinalaya ako ng Lord. Hindi lamang po roon sa ganong pananaw. Alam niyo po, nung ako'y nasa probinsya, napainom ako ng itlog. Yung itlog na yun pala may dasal. May dasal ng isang mangkukulang. Tapos binigyan niya po ako ng isang panali, yung parang belt, yung sinulid. Yung sinulid na yun, kasama pala yung doon na may dasal. So habang ako yung umattend noon, nagpipreach yung lingkod ng Diyos. Pagkatapos niyan, parang nag-hysterical ako. Yun pala, control ng kaaway yun. So habang nangyari at nagaganap yun, alam niyo po, nung altar call na yon, pinalapit ang lahat. So doon ako na-deliver. Alam niyo po, nag-deliver sa akin noon ang lingkod ng Diyos. Dineliver niya ako at doon nakalaya ako sa ganong tanikala ng kaaway na magdadala pala sa akin sa hindi mabuting kalagayan. At salamat sa Diyos dahil siya ang nagpalaya sa akin, binago niya ako sa aking pag-inom, binago niya ako sa pagiging adik, pinalaya niya ako sa ganong sitwasyon, sa tanikala ng kaaway. So salamat sa Diyos dahil may Diyos na buhay sa iglesyang ito na nagbibigay ng pagbabagong buhay. At salamat sa Kanya lamang ang kapurihan.